Yan, so welcome back sa part 2 ng ating weekend charting. At again, ito na yung ating part 2. Yan, so bago natin i-chart yan, we invite everyone to join us sa ating last trading course or FA trading course of the year. So magsisimula ito sa November 9 hanggang 30. Last na natin to ngayong taon. At kung gusto nyo makasama sa Discord at makasama sa ating mga pinag-uusapang stocks, maging updated at makasakay sa mga play natin, no? At masakyan yung rally na yan from 7,000, and let's see kung sana abot ang rally na to, no? Pero short term target is again 8,000, at pwede pang umabot ng maybe next year is 9,000 or more, no? Pwede mag all time high yan kasi we're at the early part of the bull market. So kung gusto nyo makasama sa ating journey along the way at maka-join sa ating mga play group trades, yan, join kayo sa ating advanced fundamental trading course. Okay, details, click nyo lang yung description. Follow us sa page or sa Facebook. Nandyan yan. Ayan ang mga description yan. Okay, ito ang details sa ilalim. Ayan o. Okay, so basa-basa na lang. Pag hindi makita, mag-comment na lang dito sa ating Facebook or sa ating YouTube video. Okay, sige. So simulan na natin. Okay, so number one is FIT, no? Ayala Land. A-RIT. So check natin ang A-RIT. Ayan, so for Ayala Land, tanggalin muna natin yung mga drawing. So yun, may magandang consolidation, tapos na ang lahat ng bad news na nakaka-dilute, like rumors bumagsak dahil may rumors ng private placement at rumors ng share swap. Okay, actual share swap or actual private placement, tapos na rin ang share swap, that's why malaki na yung kanyang capitalization, at ready na uli mag-rally. Okay, so yun, breakout na, no? So wala nang harang, wala nang bad news, pag nilagay mo sa taas, breakout pa rin. Pero kahit saan mo ilagay, no? Breakout. So next target for RIT is 39 ulit. And pwedeng MACD nagsimula, no? You know, above na sa zero line. So after 40, let's say ma-hit niya yung 39. Ayun, mayroon ditong konti. Pero maliit yan. Yan ang malaki, 41. At 43. So yun yung mga price level, no? So sa current level, yun. Actually, ang kanyang dividend yield is 6%. Pero hindi pa dyan kasama yung bagong acquired. Kumpitin na lang natin sa 6%. Mahirap saktuhin. So yan. Ah, okay, mali. Mali ang ginamit na panukat. Sige. So in case na yan, 6%. Mali nga. Okay, so 6.25 kunyari. So pagdating sa 43 na target, so 5 pa rin siya, no? Maliit pa rin yun. At mga 5.5. So magkano na yan? 45. So yan ang mga level niya na pwedeng bantayan. Kung long term ka, pwede mong i-target yung 45. Okay, kung short term naman, edi yan, 41 or 40 whole number. Okay, kasi nga wala nang bad news for ARIT. Good news, pwedeng pumasok sa PSE, pero naunahan siya ni CBC, kaya malakas ng galaw ni CBC. Pero kung dalawang papalitan, edi pwede rin ipasok si ARIT. Okay, yun, all buys, hindi pala, tatlo lang, may isang hindi na great, at
12% lang yung estimates, pero 40% na yung nabigay niya. So magaling talaga ang fundamentals nito, no? Ayun, no, baba ng debt to equity. Though maliit na rin yung current ratio niya dahil ang dami niyang in-acquired, pero goods yan kasi dividend accretive naman yun. Target is 44. Yan, 44 ang target talaga sa kanya. So sakto lang yung target natin. So at 44 current level, pero syempre hindi ka bibili ngayon, no? Bumili tayo diyan yung dito pa. Ayun, dito pa 31. Syempre bumili rin tayo dito sa 35 at saka sa 36. So let's say sabihin natin na dito ka lang bumili sa 36, no? Nung nag-group trades tayo sa Discord diyan. Let's say diyan ka bumili. Sinabihan naman lahat kayo, di ba, na buy sa private placement. So kung 44 ang target, ayun, 20% pa. Kasi hindi natin nasagad. So 20% pa plus dividends na 6. O di 26, parang RCR, not bad for 1 year mong ihahawakan, may 24% ka. Wala kang gagawin, buy and hold. No problem for Arit. Next is JGS. Yun lang, no. Medyo hindi ganun kaganda ang fundamentals ni JGS. That's why nasa ilalim siya. Pwede siyang mag-create ng head and shoulder dyan. Isa pang dip dito bago ibasagin. Pwede rin naman na dahil bull run ngayon, eh pwedeng basagin na niya agad to, no? So either way, eh parehas buy dito, or kung meron ka ngayon, i-hold mo lang kasi baka mag-breakout na rin. Okay, yan ang resistance, 29. Next target is 35. Kung dito bibili, ayun, 36% upside. Check natin sa fundamentals. Ang target ni JGS is 42. Okay, 42. Dito 38 lang. O, dito pa yung 42. Masyadong malayo. Baka mga 2 years na yun bago tamaan. So, okay na yung target natin na dito muna, 29 at saka 35. Okay, 53% upside sa 42. Earnings niya is mababa ang Q-on-Q, no? Pero taas ng year-on-year. Pero behind pa yon sa estimate na 92%. That's why medyo mapapansin nyo nasa ilalim siya, no? Pero valuation-wise, cheap na siya kasi 5 times PE historical niya is 82. Sobrang cheap. Okay, kaya pwedeng hindi maganda ang FA, ang earnings, pero pag naka-recover naman next year, eh okay din, no? Pero next year, babala ng target sa kanya. So okay yan, low base. Tapos maganda yung na-provide niya dahil bull market. So may chance, no? So yun lang. Hindi tayo sobrang bullish kay JGS, no? Pero dahil blue chip siya, eh pwede rin. Okay? Pwede na. Parang ganun. Pag wala ka ng paglagyan yan, pwede na dyan kumabol para lang may hawak. Ali. Yan, main play, Ali. Dahil sa properties, no? Kita nyo naman, dikit na sa fair value. Kaya nga, ganoon talaga, lumalabas sa fair value kapag quality. Ayun pa, oh. Malapit na rin sa mean. So, pag na-hit yung upside na yan, malamang dikit na yan dito sa mean. Pero, kaya pa niya lumampas. Like dati, ayun, no? During mga bull run. Pwede yan, positive 1 or 2 SD. Okay? So, pwedeng lumampas yan. Kasi ang earnings niya, you know, 20 times or 20% na. Pero target lang is 11. So, pwedeng yan yung maganda na stock yung kayang lampasan yung kanyang mga consensus para kaya niya ring lampasan yung kanyang fair value. Okay? So, technically, yan ang target. 42. Dito sa FE is just 40, pero again, kayang lumampas yan basta maganda ang earnings. At syempre, bakit maganda ang earnings? Dahil magkakat na or nagkakat na, at mukhang maraming ikakat si PSP ngayon, at next year meron pa rin. So breakout sa 37, currently mukhang nag re-retest lang dun sa breakout niya, forming again, no? Forming a bull flag. Hopefully, wag mabasag yung bull flag. Pag nabasag yan, edi cut or
wala ka ng profit. So yan, halos dun talaga ang target pag nag-breakout yan dyan. So ilang percent at that level, so meron ka pang 13% upside. Okay, okay na tayo kay Ali. Ali, walang masabi sa ratios, PE, cheap, okay naman. Next, Monde. Monde is a consumer play na pwedeng humabol at humabol lang nga. Matagal na natin itong sinachart at lagi natin sinasabi na good FA yan. At dahil pababa ang inflation, eh may play talaga. Okay, yun o. Breakout doon. Hindi na doon nag-retest sa ilalim. Ayan. Medyo sira yung chart niya, no? Pero breakout siya dito. So, ang next challenge niya nito ulit. Next resistance na ibibreak. Ayan. Kaka-breakout lang naman. Ayan, dito. Kaka-breakout lang. Okay din. O, yun. Yun talaga ang tatamaan yan, yung dalawang line na yan. Mga 11 hanggang 12. Hindi pa to ano, ayun o. Healthy pa, kaya pa umakyat. Laki ng volume o breakout o. Yan ang gusto nating mga ano, gaya nito, ayun o, breakout kapal o. So hopefully, may follow through. Mula sa breakout point, ayun, meron kang 11 to 12% upside. Monde, baba ng target sa kanya, pero binigay niya positive. Kaya, hindi pwedeng naiiwan yan si Monde. Dapat may rally talaga yan. Yun nga lang, medyo maliit na yung upside, no? Target niya na lang is just 11% na lang yun. So, sakto lang pala. Yun talaga ang resistance, yung 12 pesos. All buys, walang masyadong dibs, no? So yan, yan ang fair value niya. Hindi naman to quality na para lumampas. Lalampas lang yan kapag nalampasan niya to. Siguro by next year na yung 6%. Pero so far, parang okay. Now, last, FGen. Sa mga sumabay sa FGen, ganda nyo ang entry. Dahil mahirap hanapan ng entry yan. FGen. Okay, so for FGen, kita natin na ang chart niya is nagbo-bottom out. Ayan, pag sinukat natin dito, ayan o. May whipso dito, pero bumalik. Ayan, so kung guguhitan natin yan, is mayroon siyang uptrend. Ayan. So may malaking uptrend that currently nasa support. Pag naman dito natin sinukat, ayun, breakout din, no? So, technically, is good yan si FGen. Kasi, dahil bullish naman ang market, eh, ito yung upper range at nasa pinakailalim ka. So, kung gagayahin niya lang yung mga nangyari before, ayun, pwedeng mag-target yan technically ng around dito sa mga level yan, 20. Okay? So, pag chinek naman natin ng volume niya, yun, know, lately, kapal lang volume. So, mukhang may buyer na at mukhang paakyat na to si FGen in terms of technicals. No? In terms of fundamentals, silipin natin. Ayan, FGen, ang kanyang forward PE is okay, 4.4. Tapos, historical niya is almost 9. So, ayun, cheap. Target price average is 28 pesos. So, ito ang kanyang target price, 28. So, at that level, meron kang 54% upside. So, laki din. No? May dalawang buy at 5% dividend. No? Mayroon ding rumors kay FGen na meron siyang possible na delisting. No? Magbabalak magpa-delist. So, pag-check natin ang kanyang book value in case gusto niyo magpa-delist. So, that's
dollars, no? So pag kinonvert natin yan, ayan, so 0.74 kung sa 55 natin kukompute, or let's say 56, so ang target price is 41, or ang book value niya is 41. Mas malayo, no? So ibig sabihin, magandang stock talaga to si FGen, no? Dahil ang book value niya is 51. So trading pala to, but mga ano lang to, sa 20, and 0.5 lang price to book. Sobrang cheap, no? PE niya, current PE niya is ano lang, PE, you know, 3.5 lang. Pero ang earnings naman niya this year, net income after tax, growing naman this year, no? Compared last year. So, okay talaga. Improving din ang earnings per share niya. Kaya lang this year, diba, yung annual niya previously is good 21, pero ngayong opening ng 2024, biglang down, no? Down ng 18% at down ng 20. Yun lang yung hindi maganda sa kanya, no? Pero again, kung may plan siya for delisting, eh pwedeng magamit yung kanyang mga valuation and itong kanyang price to book or yung book value. Kaya lang pag ginamit yung, let's say, BWAP ang ginamit, eh malamang nandito lang yan, mga 18 to 19. So most likely nandun. Okay. Anyway, rumors pa lang yun. No? Pero again, kung may rumors, edi, pwedeng hawakan dahil maganda naman yung technicals. At yung FA niya is good naman yung annual. Hopefully, matino yung susunod na 3Q earnings niya, no? Para umakyat na yan. Again, kung susundin niya yung technicals niya, pwede yung mag-target hanggang dito or at least pwede yan dyan mga 20 to 20. Okay, so yun lang for FGen. Huwag masyadong mag-volume dahil hindi ganun kagandahan. Though may rumors tayong ina-expect. Itong, yan o, yung gap na yan is may malaking investor na pumasok dyan. Yun. So, magkano'ng pasok niya? 32 bumili yung investor. So, kung mag-tender offer siya, eh, not siguro naman, no? Hindi para makawawa yung malaking investor dito. Foreign investor dyan. Okay, so yun lang for FGen. At hopefully, kumita tayo na naman this week. So, good luck sa atin. At let's hope na mag-breakout ang 7.5 para matarget natin ang 7.8 by December. Yun, good luck sa ating lahat.